DDAM. Tugon sa pagpalalo sa katungod sa mga dunay kabunutan, ilagay na sa mga kabagunan na bumbang kinong tularong. So, ang dunay kabunutan, tingin sa dunay mga kabunutan, mabati matagas na ito na sa masulayin sa pagpatla sa mga pinaagi ni Sarah Talibol. Stepping out the old facade.
Higa ra kumusta ang mayong buntag sa atong mga sugintik kaminaw? Bisaya sa Mindanao, welcome sa atong programa, Ang Tingog sa Mga Dunay Kabuligan. Ako si Sara Talibong, matuguran din ninyo sa kauras ng atong sibianan, ang DXDD-CMN, ang Radyo Veritas, Lakas ng Katotohanan. Mayong pagpaminaw sa atong mga sugintik kaminaw sa Misamis Occidental, gikan sa Bonifacio ngadto na sa Don Victoriano, sa Misamis Oriental, sa Bongga del Sur, sa Bongga del Norte, diyan sa Iligan, Lama del Sur, Aurora, Pagadian, Ipil, o Diyakil sa Bohol. Mayong pagpaminaw usab sa akong mga higala, sila si Elena Fernandez, Jessica Galic de la Peña, si Sosatim Mercado, diyan sa Jimenez, sa mga Palamban Sisters, sila si Sister Imel Bernard, SSC, at si Sister Cecilia Pison, SSC, o sa mga kaubang mga madre. Sa mga ginikanan, sa itong mga estudyanteng bumul, diyan sa LaSalle University School for the Deaf, sa akong mga kaubang matutuloy sa LaSalle University, sa mga LaSalle Brothers, lagi na ni Brother Jaime de Lumbinas FSC, ang University President. Sa akong mga kaubang magtutudlo sa School for the Deaf, sila si Maricel Alvo o si Geraldine Perez. Mga higalang magtutudlo usab sa School for the Deaf, dila sa Iligan, lagi na silang principal na si Ma'am Charina Hines. Dila po sa Kamuk Kabataan, dila sa Pagadian, lagi na ni Lucy o sa iyong mga kaluban. At ang tat na 14 minutos, humang ni Kalabay ang alas 11. Nagbabungahon ang ato ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week at ang July 17-23 sa Pasko Junation. Pabanag, may tulog din ang special scam. Kumag disabilities, learning disabilities, ang iba na ay the brain damage, no? Muna pinaka-importante ng panirong tulo pagulan sa pagkaburo sa inahan, bantayanan kina siya, yung ito kong hearing aid. Kaya ang uban, tulo na dito upset, labi na kumaka-afford, upset ang ginitan, ganak-anak silang bumul, nang hiwalan doon nilang tanan na pamaagi, ero nang makadulog ang ilang anak na bumul, o na ang uban, napapuya implant. Pero kanyang mga taong bungol, dili magiging sila totally na bungol. Kaya po magitawag o residual hearing. Ang nabiling nila nga hearing. Muna, makadungog na sila ng mga kusog ng mga tingog. Kung magmamunara sila sa radyo, ang ilahabi na lang is to the max. Gagay na ang audio anak. Kaya gusto man nila nga paminawan ko kita nga wala problema sa pangdungog. Para natos na kain na para para nato, pero para sa inyahan, normal na nanaan kay gusto man silang makadungog manang ito na max ang volume. Kaya kung inyo na pangdungog, kung kita may nisabaan sila isa para sa ilahan, is wala na na siya. Dahil makin mag-umila ang vibration. So, doon ay mga nagkala na ang hinungdan na nung ang ginikanan, makaanap ang pangdungog. No? Pwede na rin sa first 3 months of pregnancy, pinaka-importante yun na siya nga babayanan ang tungod kay if ang inahan nagdaot sa tangburos, wala rin ba yung exempted ni anak kay in most cases, ang bata adin ay special na panginahanglan. Labi lang ang inahan, nagkahilangan, taas kay hilangan, pinaburos, nagka-meningitis, nagka-chicken pox, o guban pang pasasakit sa tangburos siya, ang tendency niya na may nalang yun ang tambal, yun ang daot man, yung burus man, aman kayo mo ng tambal, yun dito sa bata. So, mahin mo na ang uban, mahin mong mentally retarded, ang uban magkaanak o intellectual disabilities, learning disabilities, ang uban na ay nagka-brain damage, no? Muna, pinaka-importante ng panurong tulo pagulan sa pagkaburo sa inahan, bantayanan kina siya, yun na bang inahan, yun siya kabalong burus siya, yun ang siyang tambal, na at tuloy ng tambal kay mas bata. At sa perimental, samtang gi kamulong gi
di anak ang bata, no? Di-deliver niya, di kabaho mo, mo utong ang mama, in and out ang bata, ang bata. Ako nang siya bata is humot pa kayo na nga siya. Ang uban, i-forset. Sa limita daw pag i-forset, mataas ang ulo. No, kagigipitan man siya. Dahil, mutabuan na, since humot pa kayo ang ulo sa bata, humot pa kayo yung brain, madaod na, makadaod yun ang forset. Tinanglan yun ko kung mang tayo na sa pang-deliver sa baby, tinanglan utong yun to the max ang hinuon sa inahan aron dili na daod ang ulo sa bata. Dayon, postnatal, kung ang bata sikli kaayo, kanunay nagdaot, kanunay alto sa balik-balik sa hospital, sikli kaayo, sige pa inga umutambal, lahun. Kadagaya niya na ang bata, ano na special na pinahanlan, dayon, sige, slow learner siya, hindi kayo sa mukat on, dayon, or, kung kita po, as we go along sa magkatiguan ta, magkabaldaan naman kita. Dahil, kaliwat sa hereditary. Hereditary, no? Isa po na siya sa mga rason. Okay, nabita po rin, sudyante dila sa LaSalle School for the Deaf nga sa kapamilya, tulong pabot nilang mga anak. Sa tulong nila ka mga anak, puro po sila bungol. Ikaduha, ikatulo, ikatulo, mga bungol. Dayon, naakailaing kaso sa ang kliyente nga sa usa ka pamilya, upatabot ilang mga anak. Ang bana, bungol, ang asawa, dili bungol. Ilang anak, upat. Sa upat nila ka anak, ang duha bungol, ang duha dili bungol. Dayon, naakailaing kaso sa usa ka pamilya nga, buhakabot sila magsuing by blacky bungol. So, hereditary. Hereditary. Dahil kung ang atong eardrum po mabuslot, sa pula sa hulungan, anong magbumunta. Dahil kung naay nagpundo nga earwax, diha, makabumunta po na siya. Kanang ear infection, kanang naay mananap, kumusulot sa hulungan, batayanan kayo na siya, ginalan mo, igawas kayo ng mananap, kanyo mabuslot ang eardrum. Dahil kung sige, o kanyo na sa saba nga datip, sabi natin mga amahan na ang trabaho na asa machine shop. Dahil ka lang tunay na asa disco. Ang kanyang mga DJs, kanyang tunay 24/7 na magamit o ka ng earphone. Kanyang mga sudyante ka rin nga mag-lakaw, magamit ang earphone, kaya trend good style. Kaya sila kabaho nga, in the long run, mabungo na naa sila. Kaya naman, kaya naman na ay mga daghan ng kaso ni Ana, daghan ng yung kaso nga. Kung kainan ko nga, sus ka na naa siya ang sudyante ha. Dahil mo, ginanakaw siya ng sudyante sa nagtungagto. Kaya 24/7 yung siya nga, upinuod yun na naa siya na makabungo doon, madaot pa na nga ang gabi na nga, inigamit, inigtawa sa lalunggan. Kaya na ang goyo, pagod kayo, pagamax pa ang goyo na, samod yun ang nakabungo. Dili pa na siya dayon, pero sa nagtunagto, mabungol ba ka kung ikaw, 24 oras ka, nagamit o earphone, laging nakapansak niya sa inyong galungan. Mind you, mabungol na dito. So, magbantay din. Magbantay. Pwede man mo gamit, pero dili ka mulay. O dili 24/7. Okay, maawat-awat lagi sa uban, nag-brand lagi, style, fashion, mga anak-anak, pero masila ka daw nga, in effect, ang side effect niya na ang pagkabungol nila. No? Kaya mula siya na ang batayanan ha sa mga nakadungol. Labi na ka sa mga batanol, at yung mga nakadungol na ilang mga anak, mula sila nagamit ang earphone, nagluhain tang na lang naa sila kay sa natinagto, makabungol na ilang naa, mabungol na ilang naa sila. So, batayan na nato, magbundungol na nato sila na pwede na magamit, pero dili kanunay. So, muna ang mga pinaka importanteng information na ang may masabdan sa kadaghanan. Kadaghan mga tao, mga mabaw sa epekto niya na, no? So, pinito mga bungol na ay ditawag yung conductive hearing loss na ang nadawat niya ang kanyang outer ear, ang middle ear. Muna ditawag yung conductive hearing loss. Pero kung ang nadawat gani ang cochlea,
muna kita yung sensory neural diagnosis, severe to profound naman ginaang, severe naman ginaang, yung pagkabungol sa maong tao. Pero itong conductive hearing loss, katarang mild to hard or hard of hearing na klase sa pagka-hearing loss. Ngayon, ano na po itawag yung progressive hearing loss nung sa natumad to mga labi ng mga tigulang sa tuhod nila na sila kaya sila na sila yung hukang kaya wala na sila tanuhol kaya nagkahinay naman ang ilang ability to hear sabi na kung nagkatigulang na ta no? Ngayon na po itawag unilateral hearing loss na usara kadalungan ang tuhod ang usang ili no? Either ang wala, makadumog, ang tuwag ang ipinumog. Ngayon, bilateral hearing loss, ang tuwag kabalunggan ang ipinumog. Diba, hindi nila sila magpaparehas ang pagkasiguro sa kabalunggan, ang mild. So, pinahamilan niya na hindi ba yung pag-aalong hearing aid ang bata. Kaya i-check, pinahalang ba nang i-check ang hearing loss una tagaan o hearing aid, no? Dahil ay itawag o gana ang perilingual, congenital deafness, pagkatao na, mga bata ang inborn, pagkatao nila, bumol na silang daan. Perilingual or congenital deafness. Doon na po ay acquired deafness na bumol, pinaagi sa aksidente. Adan na po'y kaso, kaniad to nga, sa kaso dyan ito nga, nag-edad siya o 2 nga to sa 3 anyos, makadumog siya, wala problema, dili inborn, ihang pagabumol, pero nabumol siya, sa usa ka higayon na nahulog siya sa hagdan, o naigo, taas, pinatong taang-ang, o naigo man yung ulo, napakong man siya mo, hinungdan na, nabumol na gitang siya hangtod karon. Napaligilain ang kaso, elementary to high school, dili siya bumol, gikan sa pagkatao, hangtod nag-edad siya o graduate siya high school. After high school, nagkahilangat siya 14 taasa. Pag after high school, nabumol siya, summer. Atong tumura, may hinungdan siya ang pagkabumol. O pila siya katuig na nag-standby 2 to 3 years na nag-standby, kay frustrated naman siya kaayo, kay lalungan ka, naputulin mo ang pagbumog sa kalit lang tungod sa usa ka hinungdan na dili, wala malikay, wala dayong matagay o alibyo sa ilanad ng puting taasa o acceptance, ang proseso ana, ang acceptance stage, dili na dayon. Kinangan pa na siya ang proseso, pero luoy ang bata ba nga. Lahi biya ang environment sa katong nakadumog pa siya o sa kalit lang. Hindi na siya makadungog, no? Napadyuta yung kaso, nagumoy siya through accident. Kay, nag-edad siya mga 20 anyos, na-accident, nagka-car accident sila, naigo-ihang ulo, o buti hinungdan na nagumoy siya. Ngayon, 5 siya katuig na nagpundo sa kwarto, nagsigid hilak, tungod kay frustrated siya, kaya nawala na iyang ability to hear. Huwag sa matungad ko na wala na pa-deteriorate ang ating pitutok. So, mauna nga, tigita ang ngayon magyaga-yaga ng mga taong mga baldado kay in the long run, at akabaw sa may tabo na ito, no? Sa matungad ko, hindi na ito matagnaan ang panahon. Di na ito matagnaan kasi may tabo na ito sa sunod. So, kinahanglan di ang pag-respeto sa matag-usa, labi na sa mga taong doon ay special na magpanginahanglan sa mga taong baldado. No? So, yun ang itawag o degree of deafness na mild, na moderate, na severe, to profound. Ngayon, nagalalaing, hindi naman guna sila parehas. Ngayon, pila ka din kabuhol sa tibuong Pilipinas, no? Mga baldado sa tibuong Pilipinas. Kabaw ba mo nga, doon ay 4,232,519 people with disabilities in the Philippines. Ngayon, pira ka na ikabog ang nag-eskwela. Aning 4 million. 4.2 million. Ang nag-eskwela, may kabat na sila o 9,122
ang enrollment statistics ni ato patong tuig 2003 o 2004. So, asa man na uban? Sa 4.2 million, asa man na uban? Nga 9,000 naman kapin ang nag-eskula, ang aday uban, wala pa eskula sa ginikanan. Ano mo lang pa eskula sa ginikanan? Tungod siguro sa rason, pwera lang sa uban, na dinala nila pa eskula o nilang mga anak na baldado, kay tungod sa huna-huna nga, nga nung paeskulaan pa man akong, akong anak na bakul, bungol, buta nga, gasto-gasto lang man po, gasto-gasto lang man ang ginikanan nga, sa natungan po, di maghapon ni sila kabalos na ako, ah, man ni sila bang empleyo. Ana nga konsepto sa mga ginikanan mo ang uban, labi ng uban ni taguan, wala pa eskulahan, o siguro po sa rasyon na financial, wala ka pa eskwela. Okay, siguro unang itong paeskwila itong wala ikabilingan sa panglawas kay normal ang makabalos. Kaling na ikabilingan sa panglawas, bili lang sa natin ni paeskwila ko kay imagyapo ni siya kabalos sa mga ginikanan sa natungad ko. So nagastugasto lang ginikanan. No, kaya ang konsepto, kaya ang may atong, ato ang usbon na panghuna-huna. Kaya muna ito, handicapism. Ang negatibo nga panglantaw sa mga tao, ngadto sa mga tao, adunay baydado, adunay special na panginahanglan. So mao ka na ang basic facts no sa may tungod sa mga tao, adunay special na panginahanglan. Dayon ato ang ipadayon ang mga may tungod sa mga katungod, orientation sa people with disabilities sa sunod na itong program. Adunay na po panibalo ang run for a priest ni Moon karong August para sa mga taong bungol or kung kita makasabot o added skill pala na doon ang kita makakommunicate ini mga taong nga itawag na doon mga bungol. So, ang sign language classes gihimo mo matag Sabado diya sa LaSalle University School for the Deaf. Doon na kita yung mga magtutudlo nga gitahasa ni Ana o pagtudlo ayong Urdu. Sa Luzon, DWALF
AM. DWAMFM. Batangas. Batangas. DWBLFM. Pampanga. Pampanga. DWJOFM. Infanta. Infanta. DWPSAMFM. Lincoln. DZPAAM. DWWMFM. Abra. Abra. DZSPFM. Calapan. Calapan. DZULFM. La Union. La Union. DZ. FM Occidental Mindoro. Occidental Mindoro. DZWMAM. DWTJFM. Alaminos. Alaminos. DZWTAM. DZWRFM. Radio Spirit FM 98.3. Masbate. Masbate Radio Maria. Rahat Radio Veritas. Manila. Sa Visayas. Visayas. DYAFAM. Bacolo. Bacolo. Guadalupe Reyes. Guadalupe. DYKAAM. FM. Antique. Antique. DYMIFM. Camino. DYOCFM. Iloilo. Iloilo. DYRDAM. FM. Tagbilaran. Tagbilaran. DYWCAM. Dumaguete. Dumaguete. DYRFAM. At DYDWFM. Cebu. Cebu. DYDWAM. Tacloban. Tacloban. At San Mindanao. San Mindanao. CXCBAM. General Santos. General Santos. CXDBAM. Malay Balay. Malay Balay. DXDDAM. FM. Osamis. Osamis. DXGDAM. Mandao. Now. DXGNFM. Davao. Davao. DXHMAM. At DXDBFM. Mati. Mati. DXMMAM. DXSM Surigao. Surigao. DXMSAM. At DXOLFM. Cotabato. Cotabato. DXNDAM. At DXDMFM. Kidapawa. Kidapawa. DXOMFM. Coronado. Coronado. DXVPAM. Sabwa. Sabwaga. Patas. Tapagbabalita. Makabuluhan mo ninyo. Pinatibay na. Ng panahon. Ang radio network. Na ang at sa iba. At sa iba. Ang hati. Ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. This is CNN, the Catholic Media Network, nationwide, in Osaka City, DXDDAM.